Amen. Good afternoon ulit sa bawat isa. Kayo po ba ready na sa pag-aaral ng salita ng Diyos? So, wait lang po ah. Okay, so open your Bible now in the book of Proverbs 15:3. At ngayong hapon ay ang title po ng ating pag-uusapan, The Looks of Jesus. Okay? The Looks of Jesus. Ang mga tingin ni Jesus. Okay? Paano ba ang Panginoon tumingin? Okay? So, Proverbs chapter 15, verse 3. Nandiyan na kayo? Ano pong nakalagay dyan? Sabay-sabay. Ready, read. The tongue of the wise, 15:3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Let's pray. Panginoon, i-bless mo po ang iyong salita na kami po ay matuto, mapaalalahanan, at pakinabangan namin ito at kami tumatag bilang mananampalataya. I-bless mo po ang bawat isa, mga nasa tahanan, Panginoon, na nakikinig ngayon. Ikaw po ang umipo sa puso nila at bawat isang nanghihina, may karamdaman, kayo po ang magpalakas at magpagaling sa kanila. Lahat po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ang pamagat po ay The Looks of Jesus. Proverbs 15:3. So, ang mga points po natin ay manggagaling po sa New Testament. Although ang atin pong text ay nanggaling sa Old Testament. Nakalagay po sa Old Testament yung sa Proverbs 15:3 na ang mata ng Diyos, ang mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako. Pinagmamasdan ang masama at mabuti. So, maliwanag yan na walang maitatago sa mata ng Diyos. Whether you do good or you do evil, God is looking on you. God is looking at you. Amen? So, the eyes of the Lord are in every place. So, nasaan man kayo ngayon, nasaan man tayo ngayon, anuman ang kondisyon ng ating puso, anuman ang mga pinagdaraanan natin, kita lahat yan ng Panginoon. Kung tayo ay mayroong faithfulness, kung tayo ay may bitterness, kung tayo ay may laziness, kung tayo ay may worldliness, amen? Kung tayo ay may forgetfulness, yung lahat ng mayness na yan na negative, okay, or positive, lahat yan kita ng Panginoon. Amen? So, kaya, ang maganda po sa talatang yan, sa iba po, sa hindi willing na magpa-correct, ay iba ang dating ng talatang yan. Lalo na doon sa taong ang laging plano ay gumawa ng masama, ay medyo ang dating sa kanila ng talatang yan ay ang Panginoon ay kontrabida sa buhay nila. Amen? Pero doon sa mga mananampalataya at aware sa presensya at sa knowledge ng Panginoon, ay para sa atin ang talatang yan ay comfort. Kasi, blessing yan kapag ka alam mo na sa panahong di mo kayang bantayan ang sarili mo, may Diyos na nagbabantay sa'yo. Sa panahon na di mo nakikita ang maraming bagay sa buhay mo, habang ikaw ay nakafocus sa isang bagay, ang Panginoon, kita niya ang lahat. Alam niya ang nakaraan, alam niya ang kasalukuyan, at alam niya ang hinaharap. So, bakit tayo mag-aalala? Amen? Sabi nga nung kanta, my life is in your hand.
Amen. My life is in your hand. Ang kamay natin, ang buhay natin ay nasa kamay ng Panginoon. So the looks of Jesus, ano-anong klaseng tingin meron ang Panginoon? Okay? So kaya dito ay aware tayo na may mata ang Diyos. Amen? May mata siya. At ang mata niya ay nag-iikot. Tumitingin, nagmamanman. Amen? O, kaya kahit ikaw ay nasa bahay, kita ka ng Panginoon. At kahit ikaw ay nasa church, kita ka ng Panginoon. Pwede kang nasa church physically, pero nasa sanlibutan ang iyong espiritu. Okay? So, nasa church ang katawan mo, pero ang isip mo nasa labas. Kita din ng Diyos yan. Amen? Oo. Paano, Pastor, yung nasa labas yung katawan, pero nasa loob yung espiritu? Kasi merong ganyan eh. Amen? Naalala niyo yung kwento ng hito? Yeah, yung magkapatid na magsisimba sana. Sa probinsya ito eh, nangyari. Okay? Magsisimba sana yung magkapatid. Kaya lang, nakita nila na doon sa daanan, mayroong sapa na maliit. Tapos mayroong kaunti na lang na tubig. Tapos nung pagdaan nila doon sa sapa na yun, aba, nakakita sila ng hito. Okay, tapos nagtatalon-talon na ng ganyan. Sabi nung isa, Brad, anuhin natin to, hulihin natin to, sayang to. Uulam na rin to eh, ulam. Di ba? Sabi niya, wag Brad, nakalong sleep tayo. Magsisimba tayo eh. Sabi niya, hindi, sayang din to. Sabi niya, hindi, kailangan unahin natin ang Panginoon. Seek you first the kingdom of God. Okay? Eh, sabi niya, Brad, una ka na. Ako, unahin ko tong hito. Diba? Hulihin ko. So, yung isa, nagpaiwan dun sa sapa, naghuli ng hito. Okay? Abang nakalong sleep, naghuhuli ng hito. Okay? Tapos yung isa, dumiritso sa simbahan. So, pagdating dun sa simbahan, ay alas 11 na ng tanghali. Yung nanghuhuli ng hito sa sapa, sabi niya, ano na kaya ang ginagawa ng sa church ngayon? Siguro nagpipreach na si pastor. Siguro nag-aaral na sila doon. Siguro nagkakantahan na sila doon. So habang naghuhuli siya ng hito, yung utak niya nasa church. Okay? Tapos yung nasa church naman, habang nakikinig ng preaching, sabi niya, ilan na kayang hito ang nahuli ni kapatid? Nakakailan, marami, ang ulam kaya namin ay hanggang bukas. Naubos niya kayang mahuli. So, habang nagpipreach yung pastor, yung utak nung member na yon nasa hito. Samantalang yung nanguhuli ng hito, nasa loob ng church yung utak. Okay? So, ang tanong, alin ang tama sa kanila? Sino ang tama? Okay? Pareha sila, may mali. Okay? Kasi, kung ikaw ay ang utak mo nasa church, o ang body mo nasa church, dapat yung utak mo nandun din. Amen. Okay? At kung sabihin mong ang utak mo, Pastor, kahit di ako maka-attend dyan, nandyan ang utak ko. Okay? Nandyan ang spirit ko kahit ako'y nandito sa hituan. Mali yun. Kung talagang nandun ang utak mo sa church, pumunta ka na rin doon para matahimik ka. Amen? Oo. Kasi may mga ganyang palusot eh. Kahit naman tayo di nakaka-attend, ay nandyan pa rin naman ang espiritu ko. Oh. Kaya ingat kayo, baka maupuan nyo yung espiritu ng mga kapatid nyo dyan. Okay? So, walang tama. Amen? Walang tama sa kanila. Tatamaan sila. Okay. So, the Lord looks, di ba? He looks at the heart. He looks at our lives. Okay. At our lives. Number one, meron tayong pito. Pitong tingin ng Panginoon. Number one, the look of displeasure. Isang tingin ng Panginoon at isang klaseng tingin niya ay yung tingin ng parang na-insulto siya. The looks of displeasure. Tingnan niyo po ang Mark 3 verse 5. Tingnan niyo dyan. Mark 3 verse 5. Ang sabi ay, and when he had looked, ayan o, tumingin siya. And when he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts,
He saith unto the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it out, and his hand was restored whole as the other. So, nakita nyo yung isang tingin ng Panginoon dyan. Merong tingin na siya'y na-displease. Why? Because of the hardness of their hearts. Okay? Isipin mo ha. So, pag ang Panginoon pala tumitingin, hindi lahat ay na tinitingnan niya ay nakakatuwa. May tinitingnan ang Panginoon na siya ay nasasaktan. At isa nga ito. Siya'y na-displease because of the hardness of their heart. So, ibig pong sabihin, kapag tayo po ay may pusong matigas, kapag tayo ay may pusong hindi mapaniwalain, ang kwento kasi dyan ay merong isang lalaki na ang kamay ay tuyo. Okay? Natuyo. Diba? O yan yung kamay na hindi magalaw. Okay? Yung sa Bicol ay payoy. No? Yung kamay na na-cripple na ano, patay, parang patay, no? So, tinanong ng Panginoon yung mga tao, Sabbath day ngayon, sabi ni Jesus, anong gusto niyong mangyari? Gagawa ako ng mabuti o gagawa ako ng masama? Diba? Is it lawful for a Sabbath day para ako ay gumawa ng tama o gagawa ako ng mali? Siyempre, as far as the Lord is concerned, ang lagi niyang gagawin, tama. Amen? Pero because of the hardness of the heart of the people, nag-aabang kasi ang mga taong ito ng kamalian kay Jesus. Kasi para sa Hudyo, pag ikaw ay nagpagaling sa araw ng Linggo o araw ng pahinga, pag ikaw ay nagpagaling, ay isang trabaho yan. Bawal magtrabaho pag araw ng pahinga. Pero kay Jesus, hindi trabaho yun, yung magpagaling. Kasi sasabihin niya lang naman eh. Alam niyo po ba na ang kagalingan, kahit iutos lang ng Panginoon, mangyayari? Yung bulag, pwede niya sabihang dumilat ka. Amen? Yung patay na si Lazarus, pwede niyang sabihang bumangon ka. Amen? O yun bang magsalita ka sa araw ng Sabat ng kagalingan? Trabaho na yon para sa Israelite? Karapat-dapat na sila'y dumampot ng bato at batuhin si Jesus. Nung lalangin nga ng Diyos ang langit at lupa, sinabi niya lang ang salita, nagkaroon na ng mga bagay-bagay. Amen? So sa salita ng Panginoon, kaya niyang lalangin ang daigdig. Okay? At ito nga, tinanong niya ang mga tao, pagagalingin ko to o hindi? Hindi sila sumagot. Amen? Dahil nag-aabang talaga sila ng gagawin ni Jesus. So, ang sabi diyan, nung tingnan sila ni Jesus, siya ay na-displace. Siya ay na-grieve, di ba? For the hardness of their heart. Kaya ang ginawa na lang ng Panginoon, sinabi niya dun sa lalaking tuyo yung kamay, iunat mo ang iyong kamay. So, nung iunat ng lalaki yung kamay, bumalik na sa dating function ng kanyang kamay. Amen? So, walang maipukol na kamalian itong mga Hudyo. Amen po? So, isa sa dahilan ng displeasure para sa Panginoon ay yung kapag tayo'y di mapaniwalain sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang abilidad, sa kanyang pagmamahal. Amen? Sa kanyang mga magagandang plano para sa tao. Okay? So, kaya unang look ng Panginoon dyan, the look of displeasure. So, every point na i-discuss natin, itatanong natin at sa ating sarili, di ba? Tayo ba ay nakaka-displease every time na tumitingin ang Diyos sa atin o hindi? Di ba? Siya ba ay nasasaktan pag tumitingin siya sa atin? Amen? Di ba? Nasasaktan po ang Panginoon kasi ang Panginoon po ay persona. Kung ikaw ay nasasaktan siya. Amen?
ang masakit sa iyo ay masakit sa kanya. Amen? Kayong mga magulang, masakit sa atin yung paulit-ulit na lang natin ng salita sa ating mga anak pagtapos di pinaniniwalaan. Di ba? Naririnig nila pero di nila sinusunod. Di ba? Kaparehas na rin yun ng di paniniwala. Amen? Kasi obedience is the very best way to show that you believe. Amen? If you believe, you obey. Amen? So pag hindi ka nag-obey, you hear the sound, you hear the word, but you are not believing. Amen? Narinig nyo pero di ka naniniwala. So kaparehas yan ng hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Look of displeasure. Nawa mga Kristiyano, huwag maging displeasing in the sight of God. Amen? Kundi dapat pleasing tayo in the sight of God. Pag sinabi niyang, seek you first the kingdom of God, sundin mo talaga. Amen? At ang Diyos ay matutuwa sa iyo. Amen? Pag sinabing, pray without ceasing, mag-pray ka. Diba? In all of the problems of life, diba? Christ is the answer. Christ is the answer. Magtiwala ka sa Kanya. Pag sinabing, cast your burden upon the Lord, i-cast mo ang mga problema mo sa Kanya. Diba? Yung sakit mo, hingi ka ng kagalingan sa Panginoon. Diba? Mas maganda yung ikaw ay naniniwala sa lahat ng sabihin ng salita ng Diyos sa iyo. Kung hindi, mayroong look of displeasure ang Panginoon sa atin. Amen? Number two, the look of distinction. The look of distinction. Tingnan nyo po sa verse 34 and 35 ng Mark 3. And he looked round. Ayan na naman. Tumingin na naman siya. And he looked round about them which sat about him. Tumingin siya dun sa mga nakaupo. And said, behold, my mother and my brethren. For whosoever shall do the will of God, the same is my brother and my sister and my mother. Okay? Yan, the look of distinction. Di po ba? Diyan, sinabi ni Jesus Christ, kung sino ang brother niya, sino ang mother niya, sino ang sister niya. Sino daw? Whosoever shall do the will of God. So kapag ikaw pala ay sumusunod, gumagawa ng kalooban ng Diyos, brother ka, mother ka, sister ka ni Jesus Christ. Okay? Kasi ang issue naman dyan ganito, may lumapit kay Jesus at ang sabi, Lord, nandyan sa labas yung kapatid mo, tinatawag ka. Amen? O parang ganyan, yung nangyari sa atin na may time sa church na nagsisimba, ay biglang may kumato. Diba? Tapos sinusundo yung isang nagsisimba. Okay? Sinusundo. Tawag ka ni mama. Diba? Tawag ka ni... Sinusundo. Eh, nagsisimba, susunduin, nakikinig na nga ng salita ng Diyos. Diba? Susunduin. O dito, buksan nyo po ang istorya dyan. Mark chapter 3. Okay? Kaya kahit pala si Jesus Christ ay nakaranas na sinusundo. Amen? Sinusundo ng mga loved ones para patigilin. Nabasa nyo ba yan? Verse 30. 31. There came then his brethren and his mother, ayan o, and standing without, nakatayo sa labas, sent unto him, calling him. Diba? Pinatawag, sino kaya ang nautusan? Isa sa disipulo siguro, no? Nautusan. Uy, Juan, tawagin mo nga si Jesus doon. Sabihin mo, nanay niya to. Sabihin mo, mga kapatid niya to. Parang gano'n, no? May nautusan. 32. In the multitude sat about him, and they said unto him, behold, thy mother and thy brethren without seek for thee. O yan, no? Sabi, Panginoon, nandyan yung kapatid mo at nanay mo. Hinahanap ka.
Ang gandang mga salita, 'di ba? Ganyan na ganyan ang tunog eh, no? Ng salitang mga yung mga nanunundo doon sa mga anak nila, sa mga loved ones nila na nagsisimba tapos ipapasundo. Oh, may inuuto sa si Papa tapos nandito ka na sa church, 'di ba? May pinapabilis sa iyo tapos na ano ka na, nagba-Bible study ka na, tawag ka, parang ganoon eh, ganyan na ganyan ang tunog eh. Okay? Sabi nila, "O Panginoon, may nandiyan yung kapatid mo, yung nanay mo, hinahanap ka." Oh, sumagot si Jesus. 33. And he answered them saying, "Who is my mother and my brethren?" Sino ba ang aking nanay at mga kapatid? So nagtatanong siya, 'di ba? Sino? Eh, di ba, kilala naman talaga ng mga apostle kung sino ang mother ni Jesus Christ? Si Mary, amen? Tapos yung mga kapatid niya. Oh, pero sabi niya, sino ba ang nanay ko? Sino ba ang mga kapatid ko? Diyan, sa verse 33 na yan, nagsasalita si Jesus Christ bilang anak ng Diyos. Amen? Bilang anak ng Diyos, makinig kayo maigi, si Jesus Christ ay walang nanay. At si Jesus Christ ay walang mga kapatid bilang anak ng Diyos. Meron lang siyang God the Father at siya'y bugtong na isinilang na anak. Amen? Pero bilang Son of Man, si Jesus Christ ay may nanay na si Mary. At may mga kapatid na lalaki at babae. Amen? So dito sa verse 33, tinatanong niya ang bagay tungkol sa spiritual. Sino ba ang nanay ko? Sino ba ang mga kapatid ko? Tapos itinuro niya yung mga nakaupo at nakikinig ng Bible study. Itinuro niya, sabi niya, "Masdan." O kaya yung word ay he look round, di ba? Tumingin siya paikot. Yan, masdan. Sabi niya, sila yung mga nanay ko at mga kapatid ko. Sapagkat sino man ang nakikinig, ang sino man ang gumagawa ng kalooban ng Ama, kalooban ng Diyos, the same is my brother, my sister, and my mother. Amen? Ang tawag dyan, the look of distinction. Listen carefully. Kung ikaw ay hindi mananampalataya at hindi ka gumagawa ng kalooban ng Diyos, distinctive, diba? Distinct ka, naiiba ka. Hindi ka pwedeng ituring ng Panginoong brother, sister, or mother. Amen? Ang itinituring niyang brother, sister, and mother ay yung kaparihas niya na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Amen po? Kaya si Jesus Christ, isang mother lang ang meron siya physically. Diba? Pero spiritually, nung siya po ay nagpatuloy sa pangangaral, dumami ang mga nanay na nanampalataya sa Panginoon. Amen? May ilan lang siyang kapatid na lalaki at babae, pero sa ministry, sobrang dami niyang brothers and sisters. Amen? Oh, ako po, iniwanan ko isang nanay, maraming ipinalit ang Panginoon na nanay. Amen? Nung ako'y nagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Marami akong mga kapatid, 12 ang kapatid ko, 11, okay? Pero higit pa sa mga kapatid na lalaki at babae, ang ibinigay ng Diyos sa buhay ko. Bakit? Sapagkat sino man ang kapwa ko nagmamahal sa salita ng Diyos, ay kapatid ko yan, nanay ko yan, amen? Brother and sister ko yan sa Panginoon. The look of distinction. Amen? Number 3, the look of delight. Puro di yan, ha? The look of delight. Mark 5:32 hanggang 34. And he looked round about. Ayan na naman, tumingin na naman siya sa paligid. And he looked round about to see her that had done this thing. And he said unto her, "Daughter, thy faith hath made thee whole." Diba, natuwa siya. Kasi may isa diyang babae na dinudugo. Kung yan yung kwento diyan, di ba? Yan ba yan? Mark chapter 5. Verse 32. Okay? Yan, tama. Yan yung dinudugo ng 12 years. Dinudugo siya ng 12 years. Tapos,
Ubos na ang pera niya sa mga manggagamot. Grabe. Kwenartahan siya. Okay? Gusto niyo mabasa kung nasaan yan? Verse 25. Tingnan niyo sa 25. And a certain woman which had an issue of blood 12 years. Grabe yung sakit niya, no? 12 years. And had suffered many things of many physicians. And had spent all that she had. Ubos na ang ari-arian. Nabenta na yung kalabaw, yung kambing, yung baka. Nabenta na yung lupa, yung bahay na di kanila. Bininta na rin. Okay? Bininta na lahat. Sorry. Huwag yung kanila. Huwag yung di kanila, ha? Bininta na lahat ng ari-arian para lang mapagaling ang kanyang pagdurugo ng 12 taon. Pero ang sabi diyan sa verse 26, and was nothing bettered, but rather grew worse. Imbis na gumaling, lumala. Meron palang ganon, Brad. Ubos na ang ano mo, pera mo, ikaw gumaling. Amen? Oh, yun na. So, nung ubos na ang kanyang ari-arian, zero na siya. Sometimes, ganun ang ginagawa ng Panginoon eh. Amen? Para mag-miracle siya sa buhay mo, i-zero ka muna. So, zero na siya. So, wala na siyang pangbayad sa doktor. Amen? Oh, di, ano nang gagawin? Di faith. So, nabalitaan niyang dadaan si Jesus doon. Dadaan sa lugar nila. Tapos, ang sabi niya sa sarili niya ganito, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit niya, damit ni Jesus, gagaling ako. Yun! By faith yun, amen? Mahawakan ko lang ang laylayan ng damit, gagaling ako. At nung dumaan nga si Jesus, sinikap nung babaeng to, nahawakan yung laylayan ng damit. At ang pagdurugo niya ay tumigil. It's a miracle. Amen? Oh, nawala ang sakit, nawala ang kanyang karamdaman, nawala ang problema sa isang touch lang. Amen? Sa isang touch lang. Eh, naramdaman ni Jesus na may lumabas sa kanyang power. Sabi niya, sinong humawak sa akin? Sabi ng mga disciples, Panginoon, nagtutulakan yung mga tao eh. Normal na mahahawakan ka. Normal na matatamaan ka. Sumagot si Jesus, hindi, talagang may sadyaan na humawak sa akin. Sadya talaga. Dahil may virtue na lumabas sa akin. May power na lumabas. O, di nung hinanap niya, ayun, nandun yung babae. Okay? Ang sabi niya sa verse 32 hanggang 34, ayun na. And looked around about to see her that had done this thing, but the woman, fearing and trembling, knowing that was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. O, pag sinabing all the truth, diniscuss ng babae yung lahat-lahat na karanasan niya. Ubus na ari-arian niya, ganon ang pininto. All the truth eh. Amen? Tapos pati yung plano niyang makahawak lang sa laylayan. Okay? So yan. Tapos nung pininto niya na, ito na, verse 34. And he said unto her, daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace and be whole of thy plague. That is the look of delight. Kung kanina, yung displeasure, pag di ka nananampalataya, amen? Nadi-displease ang Panginoon. Ngayon, dahil sa pananampalataya nitong babae na to, na mahawakan niya lang yung laylayan, gagaling siya. Amen? At gumalik talaga, ang Panginoon po ay na-delight. Diba? Delighted ang Panginoon sa simpleng pananampalataya ng babaeng ito. Kaya kung gusto mong maging katuwa-tuwa ka sa harapan ng Diyos, lagi lang yes, Lord. Amen? Don't say no to Jesus. Don't say no to Jesus. Laging yes. Amen? Parang bata, di ba? Kaya nga, alam nyo, yung kantang Bring Back the Glory. Di ba? Bring back the glory. Di ba? Let me show, let you, please, show us what life is for. Diba? Yung lyrics ng kantang yon, ang sabi ay, bring back the music, the touch, the wonder,
that just like a child who had never known pain. Amen? Ano daw? Ibalik mo sa amin, Lord, ang paniniwala na para kaming mga bata na hindi nakakaramdam ng sakit. Diba ang mga bata, ganun yan eh, nauntog na. Ganun-ganun lang, okay na, laro na ulit. Amen? Diba? Tapos inuntog ng kalaro, tapos iyak siya, galit siya, maya-maya, bati na naman sila. Ganun ang mga bata, diba? Oh, hindi nagtatanim ng galit. Amen? Kung anong sabihin mo, naniniwala. Amen? Oh, sinabing may pulis, diba? Yun, pinantatakot yung pulis. Kaya paglaki ng bata, takot sa pulis. Amen? Oh, huwag kang lalabas, may pulis. Para tuloy, ano bang pulis? Amen? Oh, ngayon, iba na, yung malasakit ng panakot, diba? Huwag kang lalabas, malasakit. Diba dapat malasakit? Hindi pang takot yan. Oh, yung ginagawa ng mga magulang, ewan ko ba, no, huwag kang lalabas yan, may malasakit. Oh, diba dapat, pag nakakita ka ng malasakit, mag-thank you ka kasi nagmamalasakit yung mga yan. Hindi eh. Diba, huwag kang lalabas kasi may malasakit. Oh, isa, galing ka sa labas? Oo. May malasakit ba dyan? Oh. Meron eh. Ilan? Tatlo. Hindi mo na ako lalabas. Diba? Oo. Oh. Isa naman yung pastor ang panakot. Anak-anak, huwag yan. Magagalit si pastor. Anak, huwag yan. Pastor, oh, pastor. So, ang dating tuloy, ang tingin ng mga bata, yung pastor, laging galit. Ang tingin ng bata, yung pastor, ano yan, terror. Kumbaga, siya yung final say. No? Ha? Oh, isa, pag nasugatan, di ba? Oh, yun, lalabas na yung pare dyan. Oh, bakit pastor? Bakit pare? Bakit pulis? Bakit malasakit? Ano ba yan, mga yan? Ba't yan yung mga pangtakot? Amen? Oh, nasamantalang hindi dapat sila ipinantatakot. Dapat nga sila nilalapitan, amen? Oh, ba tayo napunta doon? Oh, balik tayo doon sa mga bata. Di po ba? Tingnan nyo tong babaeng to. Matanda na siya, di ba? Pero tinawag ni Jesus na daughter. Anak, thy faith hath made thee whole. Bakit? Kasi napaka-tender ng faith niya. Napaka-simple. Diba? Nasa umpisa pa lang dapat, di pa siya nauubusan ng ari-arian. Dapat doon na siya nag-apply ng simple faith. Hindi na sana siya nagastusan. Tama? E kailangan ba munang ma-zero para bumalik ka ulit sa basic na ang buhay ay by faith? Amen? Saka ka lang magbabalik sa basic, babalik doon sa faith kung wala ka ng sight. Amen? Mahirap yun. Diba? Kaya sabi ni Paul, we walk by faith, not by sight. Tama po ba? O sabi daw ito, pag may 20 pesos ka, maghahangad ka ng 100, correct? Pag may 100 ka, gusto mo 1,000. Pag may 1,000 ka, gusto mo 10,000. Pag may 10,000 ka, gusto mo 100,000. Pag may 100,000 ka, gusto mo 1 million. Amen! Di ba? Pero pag naubos sa'yo lahat ng pera, nakapulot kang 20, na-realize mo, 20 lang pala, okay na. Amen? 20 lang pala, okay na. Oh, di ba? So, ganito ang nangyari sa kanya. Inubos mo na yung ari-arian, tapos yung mga doktor naman, ang gagaling, no? Pabayad ng pabayad. Grabe talaga, naawa talaga ako dito. Pabayad ng pabayad yung mga doktor. Ayan, oh, he suffered many things of many physicians. Hindi lang pala isang physician ang nag-handle sa kanya. Many physicians. Okay? Siguro magkakakilala tong physician, di ba? Oh, pare, galing ba sa'yo to? Oo. Oh, magkano price mo dito? Ano to eh? Siningil ko yan ng 20,000. Lilipat sa'yo yan kasi maingi ng second opinion eh. Oh, sige. Magkano po? 40,000 eh. Di ba? Bakit po?
Doon sa kabila ay 20,000 lang yung singil sa akin. Eh sige, doon ka na. Ay hindi po, galing na po ako doon eh. Sige, sayo na. O, di 40,000. Pag di na naman gumaling, tatawagan niyo isa. Pare, baka lumipat sa'yo to ha. Galing to dito sa akin. Hindi gumaling. Magkano singil mo yan? 40,000. Sige, 80 sa akin. O, ganun. Ubos yung pera. Eh ma, tas nung di na gumaling, sabi yan, he suffered many things of many physicians. Ang nalimutan niya, my great physician. Jesus Christ was the great physician. Amen? At siya'y dumating hindi para hanapin ang magagaling. Dumating siya para hanapin ang mga may sakit. Okay? So, the look of delight. Kaya pag may pananampalataya ka, pusong parang bata. Diba? Ang Panginoon ay nalulugod sa iyo. Amen? Number 4. The look of dedication. The look of dedication. Buksan niyo po. Sa Mark 6:41. Actually, yung ating mga points, lahat ito mark. Okay? Kaya mamamarkan niyo na yung mark. Okay? Mamamarkahan niyo yung mga verses sa Mark. Mark 6:41. And when he had taken the 5 loaves and 2 fishes, he looked up. Ayan na naman yung look. He looked up to heaven and blessed and break the loaves and gave them to his disciples to set before them, and the 2 fishes divided he among them all. Ano yan? The look of dedication. Amen! Nung pinaupo niya yung mga tao, okay? Pinaupo niya yung mga tao, kinuha yung tinapay, kinuha yung isda, tumingin sa langit, at pinanalangin yung tinapay at isda. Okay? At yung klaseng tingin na yon, tingin ng dedikasyon. Okay? Dinedicate niya sa Diyos ang mga blessing na ito. Amen po ba? So kaya ang ginawa ng Panginoon, pinarami niya yung tinapay at isda at lahat sila nakakain. Ang bilang noon, 5,000. Amen? At lahat sila nabusog. Kaya yung look ng Panginoon, pag tumitingala siya sa langit, alam na, meron siyang great connection with His Heavenly Father. Amen? At once na ang Panginoon, idinedicate niya ang isang bagay sa Diyos Ama. Ang ginagawa ng Ama, binibless niya ang mga bagay na pinagkakatiwala sa Kanya. Kayo mga kapatid, anumang bagay na idedicate nyo sa Panginoon, ibibless ng Panginoon yan. Ang time mo, idedicate mo sa Diyos, ibibless niya yan. Amen? Ang trabaho mo, idedicate mo sa Kanya, ibibless niya yan. Diba? Ang anak mo, idedicate mo sa Kanya, diba? Ibibless niya yan. Tama? Ang ano pa? Basta i-dedicate mo sa Diyos, God is able. Diba? Para yan ay paramihin at pagpalain. Okay? Kaya lang, may mga Kristiyano na imbis na i-dedicate, idinidikit sa sanlibutan. Amen? Oh, Tagalog yon. Dinidikit sa sanlibutan. Hindi man lang makabangon, hindi man lang makaalis ng pwesto. Kung saan siya nakaupo, kung saan siya nakadikit, doon na siya. Okay? Kaya nga, ang paborito niyang talata ay, I shall not be moved. Amen? Simba tayo? I shall not be moved. Yun, hindi siya gumagalaw. Amen? Bakit? Nakadikit eh. Okay? So, iba yung dedicate na tinutukoy natin dito. Okay, pag sinabing dedication ay inoffer, amen? Inabasbasan, di ba? So, the look of dedication. Panglima, marami to, nasa 24 to eh. Okay? So, siguro mga alas 11:15. Tapos na to. Okay, number 5 ay the look of defiance. Okay? The look of defiance. Mark 8:33. But when he had turned about and looked
ayan na naman, tumingin na naman siya. Kaya ingat tayo, amen? Ang Panginoon laging tumitingin. Hello? But when he had turned about and looked on his disciples, he rebuked Peter, ayun, nasaway, saying, "Get thee behind me, Satan, for thou savorest not the things that be of God, but the things that be of men." Ba, mismong disipulo ha, Pedro ang pangalan na natawag niyang Satanas. Natawag niya si Pedrong Satanas. Okay, bakit? Kasi sabi niya, wala kang ibang iniisip, kundi yung bagay na para sa tao. Okay? Hindi yung bagay na para sa Diyos, kundi bagay para sa tao. Parang sinasabi ng Panginoon dito, masyado kang men pleaser. Okay? Hindi ka God pleaser. Amen? So kaya sabi niya, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Oh, kundi ako nagkakamali, yan po yung panahon na sinabi ni Peter, kasi si Jesus Christ nagkukwento dyan na ako'y darating ang panahon, huhulihin ako, darating ang panahon, ako ay pahihirapan, ako'y ipapako sa krus, ako'y mamamatay. Sinaway siya ni Peter. Ang sabi ni Peter, wag nawang mangyari sa'yo, Panginoon. Aba, pambihira, no? Wag nawang mangyari sa'yo, Panginoon. O bakit ayaw ni Peter na mangyari? Eh, paano na palang kaligtasan natin kung hindi si Kristo huhulihin? Kung hindi siya ipapako sa krus? Kung hindi siya mamamatay? Diba? So, kaya nung sabihin ni Peter na wag nawang mangyari, sabi ni Jesus Christ, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Diba? Bakit? Kasi si Satanas lang po ang ayaw na si Hesus Kristo ay mapako sa krus. Dahil doon sa pagkapako ni Kristo sa krus, yun ang dudurog sa ulo ng ahas na bumiktima kay Eva at Adan. Amen? Ang pagkapako ng Panginoon sa krus, yan po ang seed of a woman na dudurog sa ulo ng ahas. So si Jesus ang katuparan doon. Tapos sasabihin ni Peter, wag nawang mangyari. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, lumagay ka sa likuran ko. Ang tawag dyan, the look of defiance. Ibig sabihin, anumang bagay na para kay Satanas, anumang bagay na para sa tao, at di nakalulugod sa Diyos. In fact, kumukontra sa plano ng Diyos, kailangan niyang i-defy ng Panginoon. Okay, the word defy, diba? Si Goliath, kung napansin nyo, naghamon siya sa Israel ng 40 araw. Ang lagi niya sinasabi, I defy the armies of the living God. I defy the God of Israel. Okay? So ano po ba yung defiance? Yan yung bagay na mapanglait. Amen? Nilalait mo, binabaliwala mo, minamaliit mo. Di ba? So kaya, nung tingnan ng Panginoon ang paliwanag ni Pedro dyan, na akala siguro ni Pedro ay sasang-ayunan ni Jesus, hindi sinang-ayunan, bagkos, dinify niya. Amen? Dahil ito ay hindi udyok ng Holy Spirit. Ito'y udyok ni Satanas. Amen? Kaya alamin na natin yan, ngayon pa lang. Pagka outside the will of God, kalaban mo ang Diyos dyan sigurado. Pag ipinilit mo yan, kalaban mo ang Panginoon dyan. Okay? Basta di niya kalooban at ipinilit mo, kumakalaban ka sa Diyos. Bumabangga ka sa pader. Amen po? At pag lumingon ang Panginoon sa iyo, alam na, look of defiance yun. Amen? Na sinasabi ng Panginoon, it's hard for thee to kick against the pricks. Amen? Oo. Marami daw devices sa puso ng tao, sabi ni Solomon. Pero ang counsel lamang ng Panginoon, ang tatayo. Yan lamang ang mananatili. Totoo, di ba? Marami tayong plano, pero ang kalooban lang ng Diyos ang nasusunod. Oh, naalala nyo, ngayong bago mag-pandemic, ang dami nating plano. Amen? Nung pumasok ang pandemic, ubos ang plano. Amen? Oo. Di ba? Nung wala pang pandemic,
Ang dami nating mga drawing. Kulay na, kulang na lang kulay. Amen? Tapos nung pumasok yung pandemic, yung drawing ay nabura. Okay? Bukod sa din na kulayan, nabura. Tama? So because only the will of God will survive. Okay? Kaya mas maganda magpailalim ka sa will niya. So bakit kaya sinabi ni Jesus Christ kay Pedro na, but the things that be of man, thou savorest not the things that be of God, but the things that be of man. Kasi yung word na, Panginoon, wag nawang mangyari sa'yo. Sa unang dating, parang concern si Peter, di ba? Kasi mamamatay nga naman si Kristo. So, para kay Peter, mahirap yun eh. Pahirapan ka, parurusahan ka, ay pa, ipapako ka sa cross. Mahirap yun, wag nawang mangyari. So, parang concern, tama? Parang concern. Oh, siguro nagulat din si Pedro, no? Bakit kaya napagalitan pa ako at natawag pa akong si Satanas? Na samantalang concern naman ako na huwag siyang mamatay. Diba? Oh, diba si Satanas, nung nagkita sila ni Jesus Christ sa mountain, nag-ayuno si Christ ng 40 days? Tama? Tapos nung 40 days na pag-fasting niya, nagutom siya? Diba sabi ni Satanas, gawin mong ang batong ito maging tinapay? Ayaw ni Jesus. Diba? Tapos ang pangalawang sabi ni Satanas, tumalon ka ng tuktok ng templo, magpatihulog ka. Dahil nasusulat din, magpapadala siya ng anghel. O diba si Satanas, gustong-gusto niya na si Jesus mamatay agad-agad. Mamatay na di kamatayan sa krus. Gusto niya mamatay si Kristo sa hulog. Alam niyo kung bakit? Kasi pag namatay si Jesus Christ sa hulog, walang dugong tutulo. Pwedeng bali-leeg patay. So, paano yung redemption ng tao? Tama? E sabi ng Bible, ang redemption ng tao through the shedding of the blood of Jesus Christ. Amen? Kaya mulat-mula pa, ayaw na ni Satanas na may kordero ng Diyos na mapapako sa krus. Kasi once na napako ang kordero ng Diyos, bubuhos ang dugo pag panghugas ng kasalanan natin. O, di ba? O, nung sabihin ni Peter na wag nawang mangyari, parang second emotion siya kay Satanas. Kaya natawag din siyang Satanas. Amen? Okay? So, isipin mo, disipulo, natawag na Satanas. Delikado, no? O, kaya, ingat, mga kapatid. Meron ang Panginoong look of defiance. Pang-anim, the look of direction. The look of direction. Mark 10:23. And Jesus looked round about. Ayun na naman, tumingin na naman siya. And Jesus looked round about and said unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? Okay? Ang sabi ng Panginoon ay ito, napakahirap, kinausap niya yung disciples, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Napakahirap. So, hindi sinabing impossible, ha? Ang sabi, napakahirap. Bakit? Kasi ang tinuturo ng Panginoon dyan sa Mark chapter 10 ay yung pagpapakumbaba. Ang ginamit niyang ano dyan, illustration, ay yung camel. Mas madali pa daw na ang camel, Mark 10, pakibuksan nyo. Mark 10:23. Okay. And Jesus looked round about and said unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? Verse 24. And the disciples were astonished at his word. But Jesus answered again and said unto them, children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God? It is easier for a camel to go through the eye of the needle than the rich man to enter into the kingdom of God. Okay? So, mas madali pa daw sa isang camel ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman na pumasok sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos. So, hindi literal na camel na papasok sa butas ng karayom, ha? Dahil di talaga kasya yan. Amen? Oh. Si FPJ pwedeng kumasya. Pero yung camel, hindi.
Amen? O, ganito po yan. Ang camel dyan ay, yan, ang needles ay dyan, ayan yung gate doon sa Israel. May isang bayan sa Israel na may gate na ang pangalan, Needles Eye, butas ng karayom. At yung mga taong nakasakay sa camel, di ba, para dumaan sila dun sa gate, okay, ang camel, pag dumadaan dun, lumuluhod. Pag lumuhod yung camel, makakapasok dun sa Needles Eye. Pag hindi lumuhod, babangga, so hindi makakapasok. Kaya ang camel lumuluhod para makapasok sa gate na ang tawag ay butas ng karayom. So kung camel nga natututong lumuhod, 'di ba? Nakakapasok. Sabi ni Jesus Christ, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi ang mayaman, para siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan muna alisin niya ang tiwala niya sa yaman. Magtiwala siya sa nag-iisang daan, katotohanan at buhay na walang iba kundi si Jesus. So, kailangan sa mayaman ang pagpapakumbaba. Kaya, it is a look of direction. Amen! Oo, direction. Sabihin, tinuturuan ng Panginoon ang mga disciples na ganito. Kung sakaling magturo kayo ng kaligtasan sa mayaman, ang ituro nyo sa kanila, huwag silang magtiwala sa kayamanan. Okay? Oo, kahit sa church, yun din ang turo ni Paul kay Timothy, na pag may mga member si Timothy na mayayaman, ito daw ang sabihin. Buksan nyo po, 1 Timothy chapter 6. Oo, kaya kayo, kung yumaman kayo, no? Sana yumaman kayo lahat. Amen? Oo, pero pag yumaman kayo, mga donya, don, na, yung mga tawag ko na sa inyo, ganyan, no? Dunya, doon, o yan. Okay? Monsignor, ay, sorry. Mga, ang tawag ko sa inyo ay ganyan, o. Sige, kung yumama na, ano sabi ni Paul? 1 Timothy chapter 6. Pag mayaman ka na, verse 17. Nandiyan na ba? Sabi ni Paul kay Timothy, charge them that are rich in this world. Utosan mo sila. Warningan mo sila. I-charge mo sila. Ng mga mayayaman sa sanlibutan ito, that they be not what? Nagbukas ba kayo ng Bible? O, ano sabi? That they be not high-minded. Huwag mapagmataas. Amen? O, huwag kung sino na. Amen? Nung di pa mayaman, di, pag namaywang dito, gawin mo yan. Tapos nung yumama na, dito na yung baywang. Ano? Huh? Oh, di ba? Tapos pagka na nasita ng MMDA, di ba kilala tatay ko? Sabi ng MMDA, sino tatay mo? Basta, di mo kilala tatay ko? Oh, di ba? Ganon, galit pa. Samantalang may violation naman talaga. Amen? Oh, ano sabi ni Paul? Kung sakaling may mga member daw na ganyan na mayayaman, utusan mo sila na huwag magtiwala saan? Sa uncertain riches. So, ang riches pala ay uncertain. Sinabing uncertain, di sigurado. Amen? Bakit? Kasi pwede yang nakawin, pwede yang matunaw. Amen? O, napanood nyo ba yung nag-alkan siya? Nang tagi 1,000, nag-alkan siya oh. Tapos nung kinuha niya na, puro putol, puro bukbok. Grabe ang paghihinayang niya. Oh, din na Jessica Soho siya. Sumika. Di ba? Amen. So grabe no. Oh, nag-iipon. Oh, 'yan sabi ha, uncertain. Sinabi uncertain kagaya nung mayaman kanina na dinudugo ng 12 years, naubos lang yung yaman, di ba? sa mga doktor, di ba? Amen. Oh, tapos sabi diyan, but in the living God. So kanino daw magtitiwala? Sa buhay na Diyos. Who giveth us, topic natin yang kanina umaga, who giveth us richly all things to enjoy. 'Yon.
So magtiwala ka sa buhay na Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay sa atin para ma-enjoy. Ano daw ang gagawin? Pag mayaman ka na, oh, miyembro ng Living Hope, kung yumaman ka na, ano ang gagawin? Verse 18, that they do good. Ano daw? Not they do bad, ha? That they do good. That they be rich in good works. So, the more na may pera ka, the more na mayaman ka, the more dapat na marami kang nagagawa. Amen. Kasi may pangbayad ka. Oh, pag may pera ka, oh, pastor, pa-arkila tayo ng sasakyan kasi maraming bisitang pupunta sa church. May pera ako nagbayad. Oh, di ba ganun? Maganda, amen? Oh, pastor, pabaybo study tayo. Ako na bahalang magpakain dyan, oh. Oh, di ginagamit mo yung yaman mo, amen? Oh, sabi dyan, oh, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Alam nyo ba sa Bible, pag pinag-uusapan ang communicate, giving yan. Giving. Okay? Kapag ikaw ay may yaman, meron kang pera, di ba? May blessing ka, share mo yan. Share mo yan, te. Amen? Oh, i-share mo yan. Oh, wag lang push mo yan, te. Dapat share mo yan, te. Okay? Kasi willing to communicate. Hello? Oh, sabi daw, ganito. 31% daw ng mga Kristiyano. Nakikinig ba, mga Kristiyano? 31% daw ng mga Kristiyano. 31% ng mga Kristiyano. Hindi giver. Okay? At ang pagkakasabi pa ganito, 31% of the Christians are not giving at all. Amen? Subukan nyo, check nyo. Ilang taong ka ng Kristiyano? Patingin nga ng sobre mo. Ha? Tingnan ko nga kung may tights ka. O, di ba? Kasi yung tithes and offering naka-record yan, amen? Oh, nakikita mo eh. About 10 years na to, ah. But ang linis pa rin ang envelope niya. Lumalagatik pa yung index card. Ha? Mahira. Oh, sabi ng isang pastor dun sa member na din nagta-tithes. Wala kang pera, no? Meron po, pastor. Wala. Meron po. Wala eh. Wala kang pera, no? Tinawag niya ng treasurer niya. Kuha kang ng pera doon. Bigyan mo itong pamasahe. Wala siyang pera eh. Paano mo naman nasabi, pastor? Walang laman yung envelope mo eh. Di ba? Ang may pera, nagta-tights. Wala kang pera. Bigyan mo itong pamasahe. Oh, madali lang hulaan eh. Amen? Oh. Eh, huwag niyong sulatan kasi oh, may look eh. The eyes of the Lord are in every place. Amen? Oh, be faithful tayo. Hello? The look of direction. Amen? So, kaya lagyan nyo na. The look of direction. Panghuli. The look of documentation. Aba? Para lang ba yan sa alliterated or talagang ugma yan? Tingnan natin kung para lang sa alliterated yan. O, tingnan natin ha. Mark 12:41. And Jesus sat over against the treasury. And behold, how the people cast money into the treasury. And many that were rich cast in much. Sama na natin ang verse 42. So, tumingin daw, di ba? Nakita nyo dyan? Meron ba diyang tumingin siya? 12:41. Okay, 12:41 and 42. And there came a certain poor widow, and she threw in two mites, which make a farthing. Kwentahin natin kung magkano yung binigay nitong balo. Magkano daw yung binigay ng mayayaman sa verse 41? Magkano?
Oh, sabi diyan, Jesus sat over against the treasury and beheld. So ang beheld, ang ibig sabihin, look, di ba? Tumingin siya and beheld how the people cast money in the treasury and many that were rich. Oh, di ba? Mayayaman. Nag-offering. Nag-offering yung mayayaman. Hello, mayayaman. O mag-offering kayo, amen? Nakita ni Jesus, nag-offering yung mayayaman. Tapos sa verse 42, ito nakalagay. And there came a certain widow. A certain poor widow. Nakakita siya ng balong babae. And she threw in two mites. Nagbigay siya ng dalawang mite. Okay, ano ba yung Tagalog ng mites? Denaryo. Tama ba? And she threw in two mites, okay, which make a farting. Oh, tingnan niyo po ah, ano bang ibig sabihin niyan? Ang one mite ay 1 to 4 farting. Ano naman ang farting? Ang farting ay 1 to 8 centavos. Okay? So, ibig sabihin, kung 1 to 8 centavos ang 1 mite, lalabas 2 to 16 centavos ang ibinigay niya sa offering. Amen? Sino daan nagbigay? Balong babae. Nagbigay. O, ito ang sabi ni Jesus Christ. Buksan niyo ngayon sa verse 43. And he called unto him his disciples. And saith unto them, verily I say unto you, that this poor widow has cast more in than all they which have cast into the treasury. For all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Ayon, sabi ni Jesus Christ, nung makita niya yung mga nag-offering, may nag-offering na mayayaman, ang daming binibigay, ang nakita niya yung balo, nag-offering ng dalawang mite, or 1 to 16 centavos. Sabi ni Jesus Christ, sa katotohanan, ang pinakamalaking ibinigay, yung balo. Sapagkat lahat ng nagbigay, nagbigay sila out of their abundance. Okay? Pagbigay nila, marami pang tira. Pero yung balong ito, nung nagbigay, yun na lang ang lahat sa buhay niya. Wala nang natira sa kanya. Inubos niyang ibigay. So, wala pala doon sa amount. Amen? Ang basihan. Nandoon sa kung ano yung natira sa'yo. So, ang mayayaman, marami pang natira. Itong balo, wala nang natira. Amen? Ibig sabihin, ang naibigay ng babae, buong kabuhayan niya na. Amen? So, bakit nasabi natin the look of documentation? Kasi sa dami ng mga records sa Bible about giving, okay, isa ito sa pinakakatangi-tangi. Ginamit yan for documentation na para tayong mga nakakabasa, meron tayong halimbawa ng pagbibigay. Okay? Pag nagbigay ka, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Ibigay mo ang klaseng pagbibigay na yung masasaktan ka na kasi wala nang ang tira. Ang tawag dyan, sacrificial giving. At yan po ang pinakamataas na klaseng pagbibigay. Amen? Oh, Pastor, yun ang gusto kong gayahin. Woo! Kahit nga, di ka makapagbigay. Sacrificial pa. Amen? Ang pinaka-common po at pinaka-unang klaseng pagbibigay ay tithes. Kasi 10% yan from your income. Amen? 90% tira sa'yo, yung 10% bigay mo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, ibigay mo kay Cesar ang kay Cesar, ibigay mo sa Diyos ang sa Diyos. Matapat ka kay Cesar, nagbabayad ka ng buwis, di ka naman nagtatithes, o di ka matapat sa Diyos. Amen? Oh, ngayon, ano yon? Tawag doon ay tithes. Pangalawa ay offering. Ang offering, ito yung above the tithes.
Ibig sabihin, from your 90% mo kukunin yung pang-offering. Hindi ka pwedeng mag-offering kung di ka muna nag-tithes. Amen? In fact, tithing is not giving. Tithing is returning to God kung ano yung kapital. Kasi kasosyo mo ang Diyos sa negosyo mo. Okay? Di ba? Pagkasosyo, 50-50 ang hatian. Amen? Pero ang ginawa ng Diyos, 10% lang sa akin. Sa'yo ang 90. Kasi di ko naman kailangan ang pera mo. Mayaman na ako. Ang kailangan ko lang, puso mo. Kaya sa 10% mo pa lang, masusubok na kita. Kilala ko na kung anong laman ng puso mo. Kaya kahit 10% di mo maibigay, ibig sabihin, di mo ko nire-recognize bilang kasosyo mo. Nasamantalang ako ang nagbibigay ng lakas sa'yo. Ako ang nagigising sa'yo sa umaga. Ako ang nagbibigay sa'yo ng pag-iingat sa trabaho mo. Ako ang nag-susupply ng pangailangan mo. Diba? Tapos pagdating ng sahuran, 100% na sa'yo. Di ka nagtatay. Sabi ng Panginoon, aba, matindi to. Amen? O, makakapagbigay ka lang galing sa 90%. Amen? Ngayon, ang tawag doon ay offering. O, above the tithes. Tapos may tinatawag na 100% giving. Ang tawag diyan ay first fruit. Okay? First fruit. O, ano po ba ibig sabihin ng first fruit? 100% giving yan. Halimbawa, may isa kang kalabaw ng anak. O, first fruit yon. Yung unang anak, buo yon. Ibibigay mo sa Panginoon. First fruit nga eh. Merong kang puno ng langka. Unang bunga. 100% yon. Ibibigay mo. Ang tawag doon, first fruit. So, 100% giving. Yan na ba pinakamalaki? Hindi pa. Ang pinakamalaki, yung sacrificial. Amen? Ang ibig sabihin ng sacrificial, above your ability. Kagaya nitong ginawa ng balo. Pagtapos niyang bitawan yung two mites, wala nang tira. At yan po din ang ginawa ni Jesus Christ. Nung minahal niya tayo, binigay niya sa atin ang pinakamataas na klaseng pagbibigay. Ano yon? Buhay niya at dugo niya. Sinakripisyo niya para sa'yo. Bakit tayo nakakapagbigay sa Panginoon? Dahil ang Diyos nagbigay sa atin. Amen? Di ka naman makakapagbigay pag di nagbigay ang Diyos sa'yo eh. Amen? Pag di ka binigyan ng hininga, pwede ka bang makabangon? Pwede ka bang makagalaw? Hindi. Amen? Pag di ka binigyan ng pambigay, di ka makakapagbigay. Amen? Kaya nga sabi niya, ba't di ka nagbibigay? Kasi wala akong pambigay eh. Ba't wala kang pambigay? Kasi di ka nga nagbibigay. Ba't di ka nagbibigay? Wala ka nga pambigay. Bakit ka nga walang pambigay? Kasi nga, di ka nagbibigay. Ganun lang yun, paikot-ikot lang yun. Kaya ka walang pambigay, di ka kasi nagbibigay. Luke 6:38. Give and it shall be given you. Anong nauna? It shall be given you or give? Give una. Amen? Love is something that you give it away. And it comes right back to you. Correct, di ba? Nagbigay ka ng pag-ibig. Aani ka ng pag-ibig. What you sow, you reap. Amen ba? Nagbigay ka ng katapatan sa Diyos. Aani ka ng katapatan ng Diyos. Amen? Nagbigay ka ng kakuriputan sa Diyos. Aani ka din ng kakuriputan. Ganun lang yun eh. Amen? Kaya imbis na tithes, tight. Diba? Tight. Yung higpit. Amen? Diba? Amen? Kaya kapag ka nagbibigay, dapat ang kinakanta mo, pag magbibigay ka, no? Pag nagsahod ka, no? Ang kanta mo ay, all my tithes, without a doubt, I give you all my tithes. Diba? Now and forever, till the day I die, I will share with you. Amen? Ganyan ang puso ng nagbibigay. All my tithes. Diba? Pero kapag ka hindi ka giver, ang kanta mo ay, ang pagbibigay kong ito, luha ang tanging nakamit buhat sa'yo. Ganon yung pagbibigay mo kasi hirap bitawan eh. Tight kasi. Diba?
Kaya sa may kapaltuin ay dalangin ko, di ba? Sana'y pagpaluin mo ang buhay ko. Amen? Oh, kaya, ano mo, pagka offering time, marami ang napupunta sa CR, di ba? Oh. Tapos mag-pray eh. Ay, tapos na ba? Amen? Pero nakakatuwa yung mga kapatid na pag di nakapag-tight, sabi niya, Pastor, may back-tight ako. O ba? May back-tight. Amen? Back-tight. Oh. Sabihin, yung di niya na-i-tights, pupunuan niya. Amen? Dudublihan. Tama? Oh. Gaano ba kahalaga yan? For documentation yan. Amen? Na someday, yung katapatan mo, anihin yan ng mga anak nyo. Amen? Prove naman yan sa buhay ng may mga magulang na matatapat. Prove yan, nakukwento ng mga anak nila. Yung nanay ko, yung tatay ko, ganito, because of their faithfulness to God, ito kami. Kami yung mga produkto ng kanilang katapatan. Ganun yun. Pero pag di ka tither, di ka giver, amen? Diba? Sabihin ng mga anak mo, si mama, si papa, wala yun, kuripot yun. Pangit na kwento, amen? Oh, pangit na kwento. Mas maganda yung magandang kwento, amen? Okay. So, marami pa sana, kaya lang tapusin na natin ngayon, no? The look of documentation. So, puro di yan. Oh, panguli. Conclusion. Let us look like Jesus. Okay? By looking unto Jesus. Tumingin tayong kagaya ni Jesus sa pamamagitan ng pagtingin natin kay Jesus. Kasi kung gusto mong magaya si Jesus, tingnan mo siya. Amen? Kung paano siya mabuhay, paano siya magsalita, paano siya magbigay, pag maglingkod, napakasarap gayahin. Amen? Okay, salamat po sa inyo. I hope na na-enjoy nyo ang salita ng Diyos. Okay, nung Sunday, naalala ko, nag-preach ako ng ano, di ba, ng tungkol sa baliw, di ba? Yung Paul the Madman. Alam nyo ba na inabot tayo ng 1 hour and 30 minutes sa preaching na yon? 1 and 35 minutes na hindi natin halata na ganun kahaba yung preaching pag ang topic pala kabaliwan, tuwang-tuwa na makikinig yung mga, well, plus yung mga illustration natin, puro ano pa, no, yung mga baliw, yung ganun-ganun, di ba? Di ba? Tuwang-tuwa, tapos di natin namalayan. 1 and 35 minutes na ang, ano, 1 hour and 35 minutes. Di ba? Pero ang isa doon, marami kasing Kristiyano na ngayon, mahal ang salita ng Diyos. Amen? At yan ako, saludo sa inyo. Salamat po sa maghapon, sa inyong pakikisama sa atin. Amen? God bless you. Panginoon, salamat po sa katapatan mo. Salamat sa mga paalala na iyong salita. Nawa, Panginoon, makita ng mga kapatiran, mga Kristiyano, kung ano po ang mga paglilingkod na dapat naming magampanan habang may lakas pa kami, habang may buhay pa kami. Kami po ay hindi lang naglilingkod sa iyo for the sake sa aming mga sarili, kundi for the sake din sa mga susunod na henerasyon, Panginoon. Nais naming mag-iwan ng magandang halimbawa sa kanila. I-bless mo po ang bawat nakinig na iyong salita. Pagpalain mo po ang buhay nila. I-provide mo ang needs ng bawat tahanan. Pagalingin mo ang mga may sakit, Panginoon. Ikaw po ang magtaboy, O Diyos, ng mga karamdaman sa bawat pamilya, sa bawat katawan po namin. Salamat po sa iyong katapatan sa maghapon. In Jesus' name we pray. Amen. Sa lahat po ng visitors, palakpakan natin sila. Amen. To God be the glory. At doon po sa mga di pa nagsisend ng kanilang pictures for attendance, mag-send po kayo ng selfie nyo para maisama po mamaya sa ating pag-post, no? Ayan, so yung mga kasama natin ngayon, Sister Tabilis Mamon, Ami Tabilis Mamon, ano to? Sister Ami ay Bicolana ito. O, ayan ha, salamat po, maray na hapon. Christine Annie Mendoza, Lemuel Barameda Pasis, Rachel Obejas, Rela Pasis, Carlo Alosillo, Annabel Navares, ito yung classmate ko nung high school. Okay. Alaysa kay K. Barrera, Elias Carrasca, Renier Lama,
Mr. Valentino, former Mayor Romel Medroso, Maki Peralta, Joan Adlida Ricardo, Leticia Verona, Ricardo Rina, Alaisa K. Barrera, Ele Amaris, Jovelin Villaber Mendez, Jovili Aguado, at pamangkin ko daw ito si Jollibee Aguado. Ayan, may mga takasulpa, no? Si Roma, Marinison, na nakakaatin sa ating live. Mga kamag-anak ko po yan sa side ng kanyon. Ang mother side ko po ay kanyon. Kaya ingat kayo po sa amin. Kami po ay pumuputok. Amen? Kanyon ang apelyido ng aking mama. Okay? So, sa papa naman, Pasis. Di ba? Okay, so may mga, amen, may mga pamangkin akong nakaka-attend. Di ba? To God be the glory. Salamat po. Okay, so, mag-send kayo ng selfie nyo para maisama sa post mamaya. Again, sino may birthday? Sister Liway, tapos na natin kantahan. Sino pa? Si Sister Lovely pala, birthday niya raw, no? Asawa ni Brother Nathan. Kahapon. So, belated, Sister Lovely. Okay, so magpaalam na po ako. Bukas po, starting tomorrow, ay 6 o'clock na po ang ating devotion. Okay? Aagahan po natin dahil sa curfew. Extended po ang extended po ang lockdown. Tama ba? May announcement na ba? Wala pa. Meron na kasing announcement kahapon, kaya lang dito sa bandang Laguna. Extended hanggang 20. Ewan ko sa atin, no? Sa NCR kung extended. So, pero starting po tomorrow, 6 o'clock na po yung devotion. Amen? Para maaga pong nakakatapos. Okay? So, yun po ang ating ano, yun po yung ating gagawin. Okay? So, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father and the fellowship of the Spirit be upon each and every one of you today. God bless you. Stay safe, stay healthy. While fake news are everywhere, good news matters. Ingat palagi, mga kapatid.